Wow. Ay, nakikita niyo? Ayan na siya mga guys. Hello guys, what's up? Welcome po sa Joel TV. Ako nga pala si Joel at welcome po sa aking channel. Kung bago po lang sa channel ko, huwag niyo po kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Meanwhile, so yung mga guys, no, hindi po tayo gagawa ng art ngayon or vector art or tutorial. Ngayon gusto ko lang pong i-share sa inyo yung binili kong ano nga ba yan? Zeus 11 or i-11 touch wireless mini bluetooth headset earbuds charger upgraded edition daw. So sa Zeus PH ko siya binili, mga guys, no. Tsaka yung Zeus KO03 Darth Vader Real RGB Mechanical Gaming Keyboard Online Exclusive Edition. Tsaka yung binili ko sa kanyang Zeus M220 Wireless Gaming Mouse, Office Mouse with Nano Receiver and a free battery. So yun nga mga guys, umpisa na po natin siyang i-unbox, no. So, ang unahin ko muna siguro is yung mouse, no? Ta-da! Eto na siya. So, yung mga price niya nga guys, napakamura lang. Yung Zeus M220 na mouse ko. So, dala. Buksan ko muna. Ibig sa buksan. Wow. Eto. So, etong Zeus M220 wireless gaming mouse. Bili ko lang sa kanya isa, ano? Magano ba? 97 pesos. So wireless na siya. So hindi ko pa alam, tignan natin. Pero ang pagkakalam ko, naging mura na yung ngayon eh. Nagtaka nga ako eh, kabibili ka lang ng June 26 eh. Tapos chinek ko kanina, ang baba na man. Tapos eto yung isa, yung i11 5.0. Bali bili ko sa kanya is 199. Pero ngayon mas bumaba na ata siya, mga guys. So malalaman natin kung maganda yung performance niya. Kasi mas gusto ko yung wireless eh. Alam nyo na. Tsaka syempre yung last, pinaka-last, mga guys, yung keyboard. Hindi naman ako masyadong mahilig sa games eh. Games din naman ako. Pero ano kasi, ang gusto ko hanggang dito, yung keyboard niya, yung mga keypad niya, ano, may butas siya, so maliwanag. Kasi may nakita akong sa 200 lang, kaso yung mga letters niya, hindi, wala siyang liwanag, mga guys eh. Ito, maganda siya. So ano lang to, bilis lang 401. Pero ngayon, bumaba na yata siya, 397. May less than 40 pesos. So, mamaya na tong keyboard. Parang, ang bigat. Guys, mabigat siya. So, parang sulit yung pera natin, 400 pesos. So, unahin muna natin yung wireless mouse. Na worth 97 pesos. Pero ngayon, ano na ata, bumaba siya ng 4 pesos. Ata, mga ganito. Ayun. Meron nga siyang free battery. Ayan. Check na. Tagal lang. Tagal. Nasa loob. Ito siya, mga guys. Wow. Ang ganda siya. Pinili ko. May ibang kulay din ito. Red, black, blue. Tama ba? Ito. Pinili ko siya. Ito. Wireless nga siya. So, 97 pesos lang siya. Malalaman natin kung maganda yan. Ito yung lagay ng battery, oh. Makikita nyo, mga guys. Tapos ito yung nano receiver nya. Andito sa loob. Ayan yung nano receiver nya, mga guys. Ayun. So, kakabit natin mamaya yan. Lagay muna natin yung battery. Try natin. Yeah, bigla natin kung maganda yung ano nya, response nya. Kasi, ang ayoko talaga sa wireless kasi. Kaya binili ko yung wired na mouse. Kasi ano, hindi delay. Ito kasi yung experience ko sa laptop nung beo ko. Gamit ko yung mouse niya na wireless. Ano eh, nadidelay. Pag ganun ng cursor ko, ang tagal kaya yun. Eh pag nag-edit ako sa Photoshop, syempre pangat yung ganun, diba? So yan, tagal lang, paano ba yun ito? Ayun, meron siyang on and off. Ayan, nakita nyo. So on natin. Eh, naku na pala eh. Ito ang ilaw.
Ayun. Ayun. Ula. Ayun na. Dali. Ayun. May ilaw siya. So, kakabit na natin ito mga guys. No? So, yun guys. So, makita nyo yung mayabang na bata na. Alam ka, pogi-pogi. Yan. Makikita nyo ba yan? Ang ganda ng mouse, ha? 97 lang ito mga guys. Mo kasi nyo, bilhin na kayo sa akin. 150. Ayan, no? Ang galing. Wow. Ilang nga natin. Bagalan ko yung DPI niya. Ay, mabilis. Pag ganyan. Mabagal. Medyo mabilis. May mabilis. Yung pangalawa, okay. Maganda siya, oh. Ilan natin kung okay siya. Mahirap, ah. Medyo mahirap siya sa akin. Hindi rin sa pag-edit. Masyado madulas. Parang masanay ako dun sa isa. Pero medyo okay naman na siya. In-adjust ko yung DPI niya. Yan. Pero hindi nga lang parang hindi siya masyadong umakmas sa akin. Parang hindi siya nasunod sa akin, kumbaga ganun. So yun nga mga guys, ang isusunod naman natin ngayon yung ano mga guys, ay 11.5.0. Galit. Buksan ko na siya. Hindi na natin, ha. Magkano na ulit bili ko dito? 199. Yan. 200 lang siya. Hindi na natin. Tignan natin. Dali. Yan na. TWS i11 5.0 True Wireless Headset. May binili kasi ako dati na ito, yung isa lang, yung local lang. Hindi man namili sa original na ganito. 150 lang yan. Isang oras lang yung ano eh, tinatay lang sounds niya. Tapos may nakalagay pa, original, authentic. Original, authentic. Original, authentic. Open. Wow, lupet. Okay, ito, ganito lang laman nyo. Ayun. Ayan. Meron siyang, ah, talaga, stick. Wala. Galing, ah. Yung charge ng Apple ko. Pero sa Android ko lang gagamitin. May manual siya, ano. Ayan. Please do not overuse or put it under heavy pressure. Keep away from wet and heat. Keep away from Wi-Fi, router, or other frequency transmitting equipment to prevent interruption of signal receiving. Oh, ganun pala talaga. May ganun pa siya. Okay, okay. Watchers na kaya ito. Sa natin. Wow, ganun. Nakadunis, pero parang ang dumi boy. Yun siya, yun. Nagano na kaya ito? Oh, ayos ah, nabalik. Ayun oh. Oh. Saan ba ito sa kanan? Aliw ka ito eh. So, bali, tinesting ko na yung earpods na AirPods pala, na i11 5.0. Okay naman siya, maganda naman siya. Parang di nga lang ganun kalakas yung bass niya kumbaga. Pero okay naman siya pag makikinig ka ng mga musics, no. Tapos yun, syempre 2 to 3 hours lang daw yung about sa tugto. Pero hindi ko lang, baka 1 or 2 hours lang abutin na ito. Tapos pag i-off nyo siya, diinan nyo lang dito, long press lang. So may marinig kayong ano eh, off, sabi ng ganun. So pag pair naman lang sa Bluetooth, ano, yun mo lang parehas. Magpa-power on naman siyang parehas. Siyempre, hanapin mo yung i11 dun. Pag i-scan naman niya. Yun, mag-prepare naman siya. Tumutugtog pa rin. Ayun, oh. Matutug pa rin, diba? Patayin natin. Oh. Power off. So, charge ko muna siya.
pala ako tumingin. That's iba ako nakatingin. One eternity later. So ito na mga guys, no. Bahala ang isusunod natin ngayon is yung keyboard na binili ko. Yung mechanical gaming keyboard daw na worth 401 pesos. Zeus K003 Darth Vader Real RGB mechanical gaming keyboard. So ito na siya. Tignan natin. Alkoholan ko muna. Hirap na. So ito siya mga guys, no? Ayan. Zeus K3000. Ayan. LED backlight keyboard. So all new in floating keys, greater durability compared to standard keyboard switches. Let's try it, guys. Magagamit ko to kasi pag nagpinari, may ginagawa ko paggabi, eh natutulog na sila. Eh di, hindi ko sila may istorbo. Kasi nga, may kulay siya, no? Ito na siya, mga guys. Ito na, sira yung box. Mukhang mamahali naman, mga guys. Ladan na. Bigat nga nyo, ha? Paras na ba ng keyboard ko ka lang? Oo. Wow, mukhang maganda nga siya, boy. Oh, hindi nga masayang pera ko dito. Malalambot siya. Malalambot mga guys. Presyo 401 pesos lang. Pero ngayon mas bumaba na. Yan o. So, ang maganda niyan, testing na natin. Para makita natin kung anong tsura nito mga guys. Tingin ako nagtingin doon pala. Dito yung camera. Bisa? Game na, game na. Wow. Natin. Uy. Ano siya? Ayun o, kung makikita nyo, may kulay-kulay yung mga ano niya. Mga transparent, so may kulay. Kasi yung bibili ko sana ng 200 pesos, walang kulay. Bigat siya. Namlock. Namlock na working naman yan. Diba? So para makita nyo yan, no? MJ, patayin mo yung ilaw. Patayin mo muna yung ilaw. Yan. Patayin ko itong monitor. Patsaka itong sa monitor. Wow. Ay, nakikita nyo? Ayan sa mga guys. Yan, no? Yan ang gusto ko dyan. 401 pesos. Hindi ka natalo dito. The Zeus gaming keyboard. Nakita nyo ba ako? Invisible ako mga guys, ha? Ayan, diba? Steve. Wow, gubet. Oh, open the light. Ayan. Okay na mga guys, no? Mukhang magugustuhan ko to. Dali, dali. Ay, bigyan mo ng keyboard. Working naman. Ayun natin sa notepad. Ah! Wow! Lutong ha! Lutong! Naririnig niyo yun? Kaso ano nga lang, no? Talagang yung mga keyboard niya. Masyadong lutang. Unlike dun sa gamit ko na A4Tech. Flat lang siya. Ganito pa talaga ang gaming keyboard, no? Sorry, ha? Oo, kasi ang lalim. So, sobrang nakaangat. Tapos yung backspace nga lang niya, maliit, unlike dun sa mga ordinary keyboard na parang sa, ano, standard keyboard pala. So, yung backspace niya, malaki. Pero dito, liit. Okay siya, ha? I love it. Yeah, may ako lalagay. So ayun na mga guys, so sulit na sulit ka dito sa 401 pesos na keyboard na to sa gaming mouse, mechanical, ano ba to? Mechanical gaming keyboard, sapa, ay, ano ba to? So yun nga mga guys, sulit na sulit, ay, ba't ba ako pangyaming dun?
So yun nga mga guys, sulit na sulit ka na sa 401 pesos mo pag nabili mo to. Walang ka panghinahinayang. Ang bigat niya, promise, maganda siya. Zeus gaming keyboard, model number KO03. Balik gusto nyo mag-avail, lalagay ko sa description below sa... Balik gusto nyo mag-avail, lalagay ko na sa description sa baba yung link niya dun sa pinagbilan ko sa Zeus PH. Maganda siya. Okay siya. Lupet, para sa mga mahilig mag-games dyan, sa mga gamer dyan. So, ito na, mura-mura. Diba? Kaya wala kang talo dito. Kung gusto mong bumili mas mura, may 200, may 200 ako nakita. Kay Zeus din. Kaso nga lang, wala siyang, ano, yung mga letters niya, walang kulay. Kumbaga, plain white lang. Ang meron ng kulay, yung paligid niya. So, mas gusto ko to kasi nakikita ko yung letra. So, yun nga guys. So, ito na yung gaming keyboard natin. So, nakalimutan ko pala sabihin sa inyo, may on-off, on and off siya. Yan, oh. Okay, on nyo. Yan, pass off, on off. Nice. Pinabit ko na siya. So, gagabitin ko na siya bukas. Hindi pang games, kundi pang Eddie. So, yun na mga guys. Sulit yung mga nabili ko ngayon, oh. Bali, yung i11 natin, 199. Plus, mechanical gaming keyboard. Ano siya, 401 pesos. Tsaka yung M220 wireless mouse. Yun, so 97 pesos. So a total of 797. Pero syempre kasama na dun yung ano, shipping fee. So masasabi ko sulit na sulit. Tsaka hindi ako nagsisisi dun sa mga binili ko. Okay na okay siya. Kung gusto nyo bumili, lagi ko lang description sa baba yung link ng pinagbilan ko. So yun, bili na kayo. Kaya guys, kung ako sa inyo, bili na kayo nito. Ganda, sulit siya mga guys, 401 pesos, pero ngayon nasa 397 na lang yata yan. Ilang araw pa lang dumating sa akin, meron na siyang discount. Wow, sabi ko. Maganda siya mga guys. So yun lang mga guys, kung nagustuhan nyo yung pag-review ko sa mga binili ko, pa-thumbs up naman dyan, tsaka pa-comment na lang din, tsaka huwag po natin kalimutan mag-subscribe mga guys. Maraming salamat, bye-bye!